Hello. She can heal with a smile. She can move with her eyes. She can ruin your faith with a casualness. And she only reveals what she wants you to see. Like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you on me. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her, so long as it's free. That she feels like a thief, but she's always a woman to me. She'll promise you more than the Garden of Eden. Then she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, but she's always a woman to me. Afternoon sa inyo lahat. Today is my grand launch. Alam niyo ba yun? Grand launching? Because ito ang inyong bagong Papa ng Bayan. Papa. Nandito na ang inyong bagong Papa ng Bayan. Ow! Papa. Papa. Angela. Yun na yun. Papakilig sa inyo sa tuwing Linggo. Alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. Si yeah. Papa. Angelo! Thank you. This is a life counseling series na gagawin natin tuwing linggo. Epekto ito ng pandemic. Stay at home, kaya kailangan productive, no? So, today, I'm offering this to all the women out there. Iahabol ko rin to sa Mother's Day. Total, May pa rin naman tayo. So, this is for all the mothers also. And, ang napili kong topic para sa inyo is this, the 5 signs that he is the right man. So, kung may mga anak kayong babae, ituro niyo po sa kanila ito. At sa mga dalaga na malayo sa magulang, para sa inyo ito, may naghahanap ng mapaka-partner sa buhay. This will be your guide, no?
five signs that he is the right man. Salamat sa FB. No? We have this kind of FB live. Parang may radio station dito. No? Parang sarili ka ng radio station. O teleradyo. Radyo na. TV pa. Dahil FB. FB na. TV pa. Hindi na kalang franchise. No? And there is always a reason for something that we have now, unlike before. Ano tayong ganito? Kahit nung bata ko, walang ganito eh. Now, we have this technology. And thank you. Dahil, at kahit may pandemic, stay at home, meron tayo communication na pwede magawa. No? Sa mga mag-anak natin, pamilya natin, mga kaibigan natin, nalalaman natin kanilang mga sitwasyon through this social media. So, sana gamitin natin sa tama itong social media na to. No? Ang dami ko nakikita, puro na lang nakaka-stress yung pinapost. So, unuin natin ng magagandang bagay, mga good news, ang social media. Okay? Maximize natin ng maayos. This is a gift. This is a gift for all of us. Okay? Who's Papa Angelo? Bagong Papa ng bayan. Marami na kasi Papa dyan. Kaya, ang bagong Papa, I'm a life counsel, Lord. I'm a strong advocate of stronger marriage foundations and happier families. I'm also a strong advocate of preserving better relationships, women and children's rights, and better governance. At against ako sa mga burakot na opisyal ng gobyerno. No? I advocate, and I'm one of the signatories in the Integrity Pledge of the Asian Institute of Management, no? The anti-graft and corrupt practices ng mga nakaupo sa gobyerno. You'll know me better as we go along. Anong konsepto nito? We'll talk about real life, practical solutions to life's simple problems. We'll talk about family. We'll talk about marriage, relationship. We'll talk about laws, batas. May alam naman tayo ng konti sa ating batas for the last 30 years of being exposed in the administration of justice. Politics, yes. Kung pipilitin niyo pag-usapan yan, sige. Marami tayong babanata. And music. Yes, of course. Medyo pumigilan tayo sa music. That's why may opening song number. And alam niyo this pandemic. I believe, no? Ang daming tinuturuan ng lesson dito sa pandemic na to. Kahit ako, this pandemic is teaching me a lesson. Kami, ng family ko. Ano mga lesson yun? Siguro, na-realize nyo na after, well, by this time, for these 2 months, for the last 2 months, I hope na-realize nyo na yung mga lesson na tinuturo sa inyo ng pandemic nito, sa ating lahat. Pero gusto kong bigyan ng pansin, mga simpleng problema natin na kapag hindi na-handle na maayos, magiging complicated. Lumalaki na sunog na mahirap na maapula yung apoy. Today, we'll talk about the ladies. The women, mga kababaihan, unahin natin sila ngayon. At dahil ito ang first day, so I want this to be special by giving this day to all the women out there. So we will give them 5 signs. I will give you girls 5 signs on how to determine kung siya na nga ang lalaking pinapangarap. So this is going to have a family, ano? Papunta sa family. So nagharap ka ng partner sa buhay. Ibig sabihin, you want to have your own family. Okay? At umpisahan natin sa magandang foundation. Okay? Umpisahan natin sa tamang foundation sa paghahanap ng tamang partner sa buhay. So girls, this moment is for you. Pero dapat nakikinig din ng mga boyfriend nyo o asawa nyo, ha? Tag mo sila kagad. Para malaman nila kung bakit kayo laging nag-aaway. Saan ang gagaling yung ugat? Lagi nang hindi nyo pagkakaunawaan.
Kaya sa mga tunay na lalaki dyan, para sa inyo dito. Ha? Man? Mga tunay na lalaki. And teka, bakit ako nagsasalita dito about these things for the ladies? What is my karapatan? Okay? Ako lang doon exposed to hardships in life since childhood. Yeah, since childhood. Exposed ako. Gano'ng ka-hard? Eh, hard talaga. Sino nito naranasan tumira sa kalye? Oo. Oh. Sino dito naranasan maligo sa public faucet ng 2 a.m. humutubad? Ako! Why? Stowaway ako nun. Wala akong bahay. Para makaligo ako, I have to wait na walang tao dun sa public faucet sa Santa Cruz, Manila. Siyempre, 2 a.m. malalim na tulog ng mga tao niyan. Wala ng tao lumalakad. Pwede ka lang mag-ubad. So, hindi mo naranasan yan. Ako naranasan ko yan. Naranasan mo sumabit sa jeep? Ako, ilang beses. Naranasan mo makiusap sa driver ng jeep na isakay ka. Pauwi ng libre dahil wala kang kapera-pera sa bulsa. Naranasan ko yan. In other words, I'm a victim too. Victima rin ako. Product din ako ng broken family myself. That's why this is my advocacy. Because walang nagtsatagang gumawa nito noon para ipaalam sa atin mga bagay na to. Eto, magtsatsaga ako ngayon para ipaalam to sa inyo lahat. Pero, sino pa gusto ng broken family? Taas ang kamay. Who wants a broken family? Wala. Wala may gusto niya. No? So dahil I'm a victim myself, pinagtsagaan ko itong pag-aralan, saan ba nagsisimula talaga ang problema. At napagtanto ko, lahat pala kayang iwasan. Avoidable. Kayang iwasan mangyari. Unavoidable. Kayang i-handle lang maayos kung pinaghandaan. Yung iba sasabihin, unavoidable nga. Kaya nga, hindi ako ready. Well, kadalasan naman, ang kunan natin ng guidance, yung mga galing na doon, yung matatanda na. Pakinggan natin sila. Alam nila kung ano ang mangyayari. Kahit na, hindi mo kayang iwasan. Pakinggan natin sila. Mga matatanda sa atin. Mga avoidable at unavoidable circumstances sa buhay natin ng bawat pamilyang Pilipino. Naniniwala ba kayo na kapag naging failure ang isang pamilya, nasira, nagkahiwalay-hulay kayo, ay nalilipat sa gobyerno ang problema? Naniniwala kayo. Eh, tingnan nyo naman. Lahat ng problema ngayon, nakaatang sa gobyerno. So, tulungan din natin. Tulungan din natin ang gobyerno. Pag-usapan natin yan. What is our current threat in the Philippines concerning marriages? Anong trending daw sa Pilipinas kung marriage o pamilya ang pag-uusapan? Eto. Ayon sa record ng OSG, Office of the Solicitor General, at PSA, tutulungan yan para sa datos, ang pinafile daw sa korte na annulment of marriage cases, taon-taon, is 10,000. 10,000. At simula yan, 2010 up to present, naging average ay 10,000 kaso. Taon-taon. At yan ay hinintsagaang saliksikin ng Rappler.com. Imaginin mo, 10,000 yan. Kung lahat yan, may anak, anong klaseng society meron tayo ngayon? Alam niyo ang sagot yan. At hindi pa kasama dyan yung mga ng ibang bayan, walang panggasa sa annulment. Mahal eh. At o tumakas, tawag nga nila ng ibang bahay. Wala pa yung sa bilang ng 10,000. 10,000 na datos, ito yung mga gumagastos. Willing gumastos para ituwid ang kanilang buhay. Okay? Eh, hihintay mo ba mangyari sa iyan? Hindi mo maalala kung may pambayad ka balang araw.
di ba? Tingnan nyo to. GMA News Online. Babasa nyo. One out of five Pinoy marriages is annulled. One out of five Pinoy marriages is annulled. The first statement nila, marriage not always happy ever after in the Philippines. Look, marriage is not always happy ever after in the Philippines. Kaya ang ating trending. So, can we do something about it? Meron. Meron tayong magagawa. Marami tayong magagawa. And, alam nyo nakakagulat pa dyan. Kung sino mga nagpa-file? Pinakamarami nagpa-file? Wala niya kung sino? Make a wild guess. Babae o lalaki? Wala. Babae. Nawala. Babae ang nagpa-file. Pinakamarami nagpa-file ng annulment of marriage. 53.2%. Kaya nga, alam nyo kung sino nagsusunong ngayon ng mga divorce? Puro babae yan. Majority, puro babae ngayon ang nagsusunong ng divorce. Habang panahon ba, ganyan tayo? Forever ba, ganyan ang sitwasyon natin dapat? Hindi naman dapat, di ba? May kaya tayong gawin. At may dapat tayong gawin. Kaya para sa akin, hindi sagot ang divorce. Kapag nagkamali ka sa pagpili ng asawa, hindi sagot yan, men. Or woman, mga babae, hindi sagot yan. Hindi ang kasama sa plano ng Diyos. Imagine mo na lang kung anong klaseng kultura meron tayo pag may divorce. Eh, tinan mo sa ibang bansa, may mga divorce sila. Madaling palit na asawa, may divorce eh. O, ayaw ko na sa'yo. Madaling, pakasal. O, punta kayo dito. Firma. Sal na kayo. Sama kayo. Eh, kaso hindi naman kayo perfect pareho. So, marami kayo pwede pag-awayan. Pag hindi nyo naiintindihan ang nature ng bawat isa, talagang lalaki ang away ninyo. Okay? Hanggang sa isang araw, kukuha na lang kayo ng professional help. Yung ibang tao, maghahanap ng iba. Ang feeling nila, yung hindi nila nakikita doon sa napili nila, nakikita nila doon sa taong yun. Eh, hindi po yung ganun. Hindi po yung ganun. Baka another problem yung kinuha mo. Diba, sabi nga, eh, kung parang kayo kumuha ng batong, pinakpok mo sa ulo mo, sa sarili mo. Hindi po ganun yun. Kaya para sa akin, never makakalusot ang divorce bill na yan. Annulment nga lang, hirap-hirap eh. Paiyakin ka talaga sa proseso. Tanungin niyo akong bakit. Bakit kaya iyak? Ang dami akong pwede ikwento sa'yo dyan. Punta ka dito, sa office. Okay. Ang dami ng babaeng kliyente na umiyak sa akin. Dahil sa proseso niya, annulment niya. So, anong solusyon? So, bagay na to. Piliin ang tamang pagkakasalan. At nang hindi pagsisihan, sa huli, pag may problema na. Okay? Piliin ng tama. Okay, baka yung iba sa inyo, eh, hindi, kung sino binigay dyan, kung sino nagustuhan ko, yun na yun. Oh, okay. Sa sarili kang paniniwala, sige, tuloy mo, testingin mo, gawin mo. Kasi, naniniwala ako na magkaroon ka lang ng tamang edukasyon sa pag-aasawa bago mo pasukin yun. Dapat pinag-aralan mo, pinaghandaan mo ang sarili mo. O handa ka na ba? Mentally, financially, physically, handa ka na ba? Okay, ma-realize mo naman sa sarili mo yan. My exposure to annulment cases sa korte dates back since 1990s.
It so happened that I have a very good boss, a very good mentor. Magaling mag-handle ng alaw na. Talaga. Lahat na anak. Magaling eh. And, siyempre eh, nababasa ko. And if you will review all of them, all of their stories, mga causes, very simple. Mga basic na hindi, basic obligations na hindi na meet. At naging habit. At nauwi na sa hindi na pagkakaintindihan. At walang knowledge, lack of knowledge about marriage. Manginayan ka lang habang binabasa mo. Kung kailan dami ng anak, sa panag-away, sa panag-iwalay, kung kailan professional na yung mga anak, malaki na. Naniisip ko minsan, wala pa nagbigay ng tamang guide sa kanila bago sila pumasok. Ang dami kasi yung panahon ng 80s, ang dami kasi nitong mga nagkakasal na lang basta-basta, lalo na dyan sa City Hall, Manila. Makita lang kayo mag-holding hands. Kaya ako, naayaya na ako dyan. May ka-holding hands ako. Pakasal kayo. Oo, pag sumama ka, instant yun. Sagot nila lahat yun. Pabalikan mo, ha? Balikan nyo na lang, pirmahan. Yung iba, akala nila, hindi na-rehistro. Yung pala, na-rehistro. No? Inabutan ko yung panahon na yan. Instant marriages. Kaya nga, nung nag-usap ulit ang ating mga lawmakers, inibitahan din ang mga obispo ng simbahan para i-revise o gumawa ng pamantayan sa ating family code. Dahil sa abuso na yan. Dahil dyan sa instant marriages. Ang dami pa rin eh. Up to now. Kaya lahat yung nakafile ngayon sa korte, mga galing doon. During the conception of the family code. Nag-umpisa din. Kumalat na yung saan-saan City Hall. At doon ka lang makakita na yung mga simbahan nila ay nasa loob ng City Hall. Eh diba dapat magkahiwalay ang gobyerno at saka simbahan. Very basic. Pwede natin pag-usapan yun sa ibang panahon. Okay? Maraming sikreto dyan. Tutulong sa inyo. Secret nga eh. Huwag muna ngayon. So, pag nireview mo lahat ng story nila, walang guide. Iisipin mo, wala ba nabigay ng guide sa kanila bago ba ikasal? Kasi business eh. Habol lang nila, kumita, negosyo, itong mga nagkakasal na ito. So, makasal lang, kumita sila. Tapos na, sige, bahala kayo. Kung hindi kayo magkasundo, panel kayo. Ganun, ano? Ganun yung naging mindset ng mga wedding ministers. Kaya ako lang ngayon, kuya pa rin. Eh, ang pagbibigay ng tamang guidance ko sa ako, hindi lang ano, hindi lang minutes, hindi lang ilang minuto or oras. Talagang tasalain mong isip ng mga yan. Gano'n sila kahanda. Pag nangyari to, ano gagawin mo? Nilalagay mo sa sarili nila. Pinapa-imagine mo na sa kanila kung ano yung gagawin nila kung nandun sila sa sitwasyon nyo. Kasi mangyayari at mangyayari talaga yun. No? Dahil hinili mo mag-asawa. Eh. Okay? Kaya yung importance ng education, training, orientation, guidance ay napakahalaga sa bawat tao. Ikaw, may pangarap ka halimbawa maging doktor, maging lawyer, maging engineer. Magiging lawyer ka ba instantly? O magiging doktor ka ba instantly? Or doktor? Hindi, di ba? Marami kang pagdadaan ng proseso at pag-aaral. At dadaan ka sa test kung dapat ka na nga maging doktor, maging engineer, maging lawyer. Di ba? Ang daming pinag-aaral. Dadaan ka sa butas ng karayom. Kaya isipin mo kung sa pag-aasawa iniisip mo din
kung napag-aralan mo mabuti ang pag-aasawa. Paano ba maging good husband? Paano ba maging good wife? Kung hindi mo pinagdaanan yan bago ka nagsabi ng I do, eh puro trial and error yan ang magiging pagsasama niya. Puro trial and error. Kaya as we go on, nakikita nyo, paano po ba ang tamang guide para makapag-desisyon kami ng tama? Okay? Kaya very common din sa atin ang hindi pahanda ang sarili sa pag-aasawa. Halos majority ng ating population hindi handa sa pag-aasawa. Bakit? Tingnan mo naman yung poor, 18 million poor na pinag-uusapan ngayon lang. Diba? Laging pinag-aaway yan, yung SAP na yan. 18 million poor. And pag tinanong mo naman yung middle class, hindi naman naabot ng 18 million. Kunti lang yan. Hindi ko lang maalala yung figures. Marami dyan at dahil sa kirapan, ang mga anak na babae, pinag-aasawa na lang ng magulang. Siyempre, marami pinapakain, maraming anak, hindi na kaya. Ang tagal mag-18 ito. Mag-asawa ka na anak. Para mabawasan sa ng obligasyon, no? Yung magulang. Tapos, very common din sa atin, ng mga ganang nabubuntis. Yung statistics ngayon, statistics, mataas. Teenage pregnancy. Hindi lang masyado nababalita ngayon yan because lahat ng news nakatutok sa COVID-19. Very alarming yan. Okay? At marami pang dahilan ng pag-aasawang hindi handa. Now, imagine ninyo. Meron akong babying hawak. Baby, bagong silang. Sasabihin ko, yung babying ito, lalaki na kriminal. Siyempre, hindi kayo matutuwa. Siyempre, hindi kayo aayon sa akin. Kasi bakit ko nasasabi yung ganung bagay? Eh, baby pa yan. Para hindi mangyari yan, maging criminal ang babying ito, ano gagawin natin? Turuan ng tama. Galing mo. I-guide. Diba? Pag pinanganak yun, siyempre, walang bahid dungis yan eh. Napaka-pure. Napaka-pure yan. So, kapag di mo binigay ang tamang guidance sa kanyang paglaki, failure yun ang magulang kung hindi nabigay ang tamang guidance. Ano man siya sa kanyang paglaki, pananagutan ito ng magulang. Okay? In our life, we need a guide. Kailangan ba talaga guide sa buhay? Kailangan? What do you think? Matalino naman tayo. Marami tayo pinag-aralan. Kaya-kaya natin lahat ng problema. Kailangan pa ba natin ng guide? O sige nga. Talino nga tayo. Magaling tayo, expert na tayo sa isang bagay na sinasabi natin. Pero, nung dumating yung ondoy, naging ready ka ba? Naging ready pa tayo? Etong pandemic, dumating, naging ready pa tayo? Wala nga nakakita na ito. Nahulaan many years ago na may darating, pero that's for validation pa. Sino ang naghanda sa pagdating ng virus na ito? Wala. Walang nakapaghanda. So, kailangan pa ba ng guide? Pag may ganitong pandemic, may ganitong disaster sa buhay, do we need a guide? Ha? Magaling naman tayo. Kailangan mo talaga? Ako, I will insist kailangan natin ng guide. Dahil kahit anong talino mo, kahit anong taas ng pinag-aralan mo, hindi mo kayang pantayan ang talino ng Diyos.
hindi mo kayang pantayan ang kaya niyang gawin. Kaya maghunos dili ka. Pag sinasabi mo hindi mo kailangan ng guide sa buhay, maghunos dili ka. Delikado yan. Eh, lumindol nga lang ang konti eh. Oh, Diyos ko. Bumahana, eto na. Tatakot na tayo sa Diyos. Eh, imagine mo, even ang Pangulong Duterte acknowledges that there is God. Diba? He acknowledges that there is one powerful, supreme being na kayang gamutin ang lahat ng victims ng COVID. Kahit naman ako, hindi ko naman in-expect yan eh. But I was prepared. How? I have a guide. And I'll tell you the secrets later. Meron akong guide. So let's have a guide in our life. Importante yan. A guide that only the most powerful and loving Heavenly Father can give to His children. So this book, ano ba yung guide na binigay niya sa atin? Iniwan niya. This book, the Bible, should be our guide. Iniwan niya dito. So kapag meron ka dito sa bahay, pero hindi mo naman binabasa, wala kang guide. Hindi mo masasabing may guide ka. Kasi hindi mo naman binabasa eh. Kung mas madalas mong hawak ang cellphone, guide mo ay cellphone, hindi Bible. Pero kung cellphone naman hawak mo at binabasa mo scriptures doon, oh, very good yun. Teki ka. Okay? So, yun ang guide natin. And it's also exciting to know that what was written in Quran, ng mga Muslim, ay pareho lang sa Biblia. And I was so amazed nung malaman ko yun. Pareho lang pala yung aral. Kaya magugulat ka. Iisa lang ang gumawa sa ating lahat. Yan ang powerful Heavenly Father natin. Or si Allah. Kaya yun ang mga pag-uusapan lang dito. Pareho lang yan. Super guide ang tawag ko dyan eh. Kaya pasalamat tayo sa mga nagdala nito sa ating bansa. No? Ito, mga nagdala nito sa ating bansa. Nung hindi pa tayo tao, salamat tayo sa kanila. Dahil kung hindi, tingnan mo yung mga bansang walang Biblia. Bawal ang Biblia. Hindi sila Kristiyano. Hindi rin sila Muslim. Kasi Muslim, nagmamahal din yan sa kapwa. Yung mga bansang bawal ang Quran, bawal ang Biblia, yan ay yung mga bansang alam mo na. Meron nga bansa dyan eh. May COVID patient. Parang hindi ka na makahawa, wala nang ibang madamay, ikaw lang yung papatayin. Isang tao lang. May COVID ka? Bang! O di isa lang yung problema nila. Tapos na. O yan yung mga bansang walang Biblia. Bawal ang Biblia. Bawal ang aral ng Diyos. Bawal ang paggawa ng mabuti. Yan ang kakalungkot dyan. Pero konti lang naman yan eh. Mas marami pa rin bansa sa bahagi ng mundo ang nakakilala at tumatanggap na may poong may kapal. Kaya, thank you sa mga matyagang nagtuturo sa atin ng mga kagandang asal sa simbahan. Thank you. Kaya for the ladies, we will give you that 5 signs. Excited ba kayo? Para piliin ang tamang lalaki mga kasama sa buhay. Ito na. Dahil nag-usapan natin ng tamang guide, ito yung signs na kailangan nyo. Sa mga lalaki, makinig kayo mabuti. Dapat taglay ninyo 5 yan para gustuin kayo ng mga gusto nyong babae. Okay? Pag wala kayo nito, sorry na lang. Okay. By the way, this FB Live presentation is brought to us by DCIDP School for Married and Unmarried Couples, BCIDP Law Office, Coach Industrada Voice, Music and Dance School, Industrada Events Management International,
is the Paula Events Management. They are all composed of BCID Bilo Group, Philippines. So this is a program of real life lessons and live song performance. Bawat lesson, di ba lima yun? Bawat lesson na bibigay ko sa inyo, merong live song performance. Okay? Sana mag-enjoy kayo sa ating usapan. Yeah, lahat ng gaganap dito sa programang ito, ako yung host, ako yung singer. Palinig yung mga songs dito, live na kakantayin. And I hope ako palang gumagawa nito, no? At yung mga awiting ito na napili ko ay magkoconnect sa millennials at Gen X and Gen Y. Lalo na Sunday ngayon, nasa bahay tayo ngayon lahat. Kailangan naman talaga nasa bahay. Magkoconnect to sa inyo. Why? Mga old songs, maraming maaalala yung mga magulang nyo. Na mga kwento na pwede nilang i-share sa inyo. Nakapupulutan nyo ng aral. Okay? I-share sa inyo mga magulang niyan. Maaalala nila yan through this song. Kaya sa mga magulang, kung kayo ay may mga anak na babae, magandang maituro nyo rin po sa kanila ang limang bagay na pag-uusapan natin dito. Maya-maya as we go along. Okay, lapit na! Relax ka lang dyan. Relax lang kayo dyan. And sa mga gusto magtanong, just ask questions, post your comments or questions, ha? At kung kakayanin ang oras natin, sasagutin natin lahat dyan. At kung may gusto kayong itanong live, yeah, live talaga. Pag itong number ito, 0917-962-2533. Ulitin ko, 0917-962-2533. O, bago ko bigay yung unang lesson, kailangan ko awitin tong song na to. Sabi ko kanina, mga lumang kanta, di ba? Para mag-connect ang millennials at Gen X, Gen Y. Kaya, awitin ko ang The Old Song by David Pomeranz. Tapos ito, yung 5 signs na. Okay? Relax lang kayo dyan. Yan, yan. Old songs. Here you go. Too long without
Thank you. So, first sign. Nasya na. First sign. Alam niyo kung saan manggagaling itong mga sign na to? At sa guide din na sinasabi ko. Dito sa guide na to. Dito lang yan. Ang kabuuan ng guide na to ay nasa Genesis chapter 2. So, pag-uusapan natin yung limang bagay na binigay kay Adan ng ating Panginoon Diyos. Una, sa Genesis 2:15, God gave His presence to the man. Kay Adan, yun ang unang binigay ng Diyos sa kanya, yung kanyang presensya. Adan, I am your maker. Yung presence ng Diyos. Hindi agad babaeng binigay sa kanya. Kaya kung mapapansin nyo, in Genesis chapter 2, tells about all these things, instructions kay Adan, kung paano niya ahanda ang sarili niya sa pagpapamilya. Nasa chapter 2 lahat yan. Kaya hindi natin babasahin buong chapter, no? Iisa-isahin lang natin. Lima lang, para madaling tandaan. Unang binigay ng Diyos sa kanya, yung kanyang presensya, His presence. Ano ibig sabihin ito? Kailangan makilala ni Adan kung sino gumawa sa kanya. Kailangan magkaroon ng takot si Adan sa kanyang maker, sa kanyang creator. So, ano ibig sabihin nito sa ating buhay ngayon? The man must be spiritual. Kailangan kumikilala sa Diyos ang lalaki na gusto mong mapangasawa. Kailangan may takot sa Diyos ang lalaki gusto mong mapangasawa. Kilala niya na may Diyos na gumawa sa kanya. Kung hindi, walang kinikilala ang Diyos, eh hindi naman matatakot yan sa batas ng tao. Hindi niya kilala ang Diyos. Kilala lang niya sarili niya, magaling daw siya. Siyempre, hindi matatakot sa batas yan. Wala takot sa Diyos eh. E pinili mong mga pangasawa. Anong epekto niya? Pwede kang saktan. Physically, emotionally, mentally. Walang pakialam eh. Diba? Hindi kilala ang Diyos. E siyempre, pag kilala ang Diyos, alam niya yung bawal. Alam niya yung hindi dapat gawin. Alam niya yung masamang gawin. So kapag kilala ng lalaki ang Diyos, dadalhin niya ang kanyang pamilya
sa goodness, sa prosperity, sa happiness. Yun ang epekto nun, mga babae. Kapag ang lalaking pinili nyo, may takot sa Diyos, dadalin kayo, kayo ng mga anak mo, sa kabutihan, sa pagsisikap, lagi magsisikap yan para sa inyo. At pagsisikapan niya palagi na maging masaya ang inyong tahanan. Dahil, yun naman ang plano ng Diyos sa atin eh. Plano ba niya maglungkot tayo, maging malungkot? Hindi niya plano yun. Never. Kaya lang napipilitan siyang gawin kapag matigas ang ulo ng kanyang mga anak. Pagulang din siya eh. Kailangan din niya magbigay ng lesson sa mga anak na nagiging matigas ang ulo. Why? Because we have this freedom to choose. No, hindi niya kontroladong isip natin eh. Kailangan niyang magbigay ng parusa kapag kinakailangan sa mga nakakalimot sa kanya. Okay? So number one yun. The man must be spiritual. Maging Kristiyano o Muslim man yan, may kinikilala ng Diyos yan. Dapat alam niya, naniniwala siya, nananalig siya, at nagiging malapit siya doon palagi. Okay? And by the way, commercial, may singit ko lang, the marriage services ng the Marriage and Family Law Division of BCRDP Law Office, they offer marriage solemnization services, even the legal documentation. Kabisado nila yan. No? Kahit na problematic documents mo, may proseso binibigay ang batas, ayusin nila yan. At yung pangalap nyong makasal, pag ayaw kayo ikasal ng kung sino man, gagawa nila ng paraan yan. Kilala ko may-ari niyan. Yeah. Sabihin nyo lang pangalan ko, bigyan kayong discount. Okay. Marriage and Family Law Division of BCRDP Law Office. Okay. Nabigay ko sa inyo yung first lesson. Eh, bawat lesson may song number. Okay lang ba sa inyo yun? So, another song ulit tayo. Ha? Kasi 2 hours eh. Pag-chain natin ng 2 hours. So, here's another song number. Sabihin ko na yung first sign. My song number is from Brett. Sabi sa inyo eh, marami kang maaalala dito. Lost and all alone, I always thought that I could make it on my own. But since you left, I hardly make it through the day. My tears get
nandito na ang inyong bagong Papa ng Bayan. Papa, Papa Angelo. Ang magpapakilig sa inyo sa tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, si Papa Angelo. Papa. Tumama rin yung timing. Angelo. Hindi nang tama. thank you, very good. Okay, ilan ang viewers ko? Eh, pagka kulang ang viewers ko, hindi na ako kakanta ulit. 1,000 na? Saan yung pasa? O yung mga hindi pa nakaka-view dyan, eh, message nyo kagad. No? Baka kailangan natin itag at i-share pa to. Okay, lesson number 2. Anong sabi ng Diyos kaya dan? Nilagay siya sa Garden of Eden at sinabihan siyang magtrabaho. Work! Alam niyo, ang Bible kasi, noong unang panahon, originally written in Hebrew talaga yan. Doon daw sa original version, sa Hebrew text, ang ibig sabihin ng work ay erego. And erego means to become, according to Dr. Myers Monroe. To become. Ano ibig sabihin nito? Ang lalaking gusto mo makasama habang buhay, dapat may trabaho. May trabaho na. Kumikita na. For example, carpintero, skills, or electrician, or ano pa mang skills yan, namasukan sa isang malaking kumpanya. Carpintero, nag-export ng furnitures. Eh, humina. Tapos nagsara, eventually, ang factory. Nagbawas ng tao, nadamay ang asawa mo. Magugutom ba kayo? Hindi, di ba? Kasi, nagsara man yung factory, carpintero pa rin siya. Tama? Carpintero pa rin siya, kaya pa rin niyang mabuhay at buhayin kayo. Eh, dapat madiskarte rin yung lalaki. Paano kung humina ang pagiging karpentero? Eh, dapat magdagdag siya ng skills. Electrician. Walang kita sa carpentry? Merong kita sa pagiging electrician? Magugutom pa kayo? Hindi na. Eh, dagdagdag pa uli siya ng skills. Siya ay tubero. Pinag-aralan niya talaga. Pumasok siya sa testa. Ang sipag. No? Sana ganun lahat ng husbands. No? Okay. Walang pamilya magugutom kapag ang mindset ng husband ay ganyan. At lalo na kung pinaghandaan niya na bago ka pa makilala. Nakto, ang sarap niya. Never kayo magugutom because he knows how to sustain you, his family. Okay, kaya sabi ng Diyos, huwag makontento sa isang kakayahan lang. Okay? Kagaya niya, may pandemic. Mga taxi, hindi na makatakbo. Meron akong kilala, taxi driver, kikita ko yung asawa niya, nasipag, no, yung babae. May maliit na tindahan, kaso ang hina ng tindahan niya, ang taxi driver niya asawa, pahigay-higa lang. Walang ibang alam gawin eh. Kaya yung babae, yung kayod ng kayod. Lagi nasa palengke, init-init, naka-face mask, bigat-bigat yung binubuhay. Nakakaawa, no? Nakikita niya yung pagsisikap nung nanay na makakain yung mga anak nila. Samantala yung asawa niya ng lalaki, pahigay-higa. Kaya nung Mother's Day, sinurprise ko. Pinigyan ko ng food pack. Muntik na siya maiyak. Kapag naging habit ng lalaki yan, kapag wala siyang ginagawa, walang biyahe, hihiga lang, o naging habit ng mga husbands yan, o yun, yung husband niya,
susuko din yung babae. Mapapagod din yan. Tao lang yan. Kaya sa mga husbands, kung nakikinig kayo, huwag kayo makontento sa isang skills lang. Dahil hindi lahat ng panahon, yung skills na alam mo ngayon, magagamit mo. Pwede kang kumita. Ano ba ang pwedeng pagkakitaan ngayong pandemic? Wala naman eh. Kundi pagkain. Dahil nasa bahay lang mga tao. Ay, kumuha ka man ng furniture dyan, i-display mo sa labas, sinong bibili eh. Ang hirap nga ng buhay. Walang kumikita eh. Di ba? Kaya, maging madiscarding husband. Another example, ang opisina namin, lagi may dumarating dyan ang couples. Ang nakakatuwa, akala ko, ang darating lagi dito, magpapakasal. May dumarating din dito maghihiwalay. Oo. So, sa mga dumarating na magpapakasal, we do counseling. They tell their stories na alam namin, syempre, we get to know each other. So, mabigay yung tamang guidance. May isang bride, mami niya, nag-abroad daw. She's a product of a broken marriage. So, papalungkot pag narinig namin ganun. Daddy niya, government employee. Si mami daw niya, maraming dreams. Tatlo silang babae. Kailangan ipadala sa magandang school. As daddy, government employee. So, alam niya kung kano lang ang kinikita. So, para mapadala si mga anak sa private school, kailangan mag-abroad ni mami. So, madalit salita, napasok nga sila sa magagandang school, lumipas ang maraming taon, napag-aral sila, katapos, pero dahan-dahan nilang nakalimutan yung mami at daddy nila na mag-asawa pala sila. Na sila ay mag-asawa. Alam niyo yun, yung dahan-dahan nawala na yung feeling kasi hindi masyado nag-uusap. Siguro yung pag-alis ng mami, hindi rin kagustuhan ng daddy. Siyempre, ang hirap kalayo. Nakalimutan nila na sila ay mag-asawa. So, mag-iwalay na. Nakapanginayang. So, magiging problematic marriage talaga yan kapag ang lalaki na siyang foundation ng bahay ay kulang o walang pangarap sa buhay. Kasi yung pangarap na yan, yung magdadrive sa kanya para magsikap eh. Kapag kumuha ka ng lalaki na pag tinanong mo, anong pangarap mo? Wala lang, kung ano dumating. Eh, mag-isip ka na. Hindi ganyan dapat ang attitude ng isang lalaki may pangarap sa buhay. Okay? Ang dami nating kaso at problematic marriages na ganyan ang pinagmulan. Husbands na walang pangarap sa buhay. Bakit importante pangarap sa buhay ng mga husbands? Eh, kahit naman maliit pa tayo, sa school pa lang tinuturo na eh. Ang mga tatay ay haligi ng tahanan. Ang mga nanay ay ilaw ng tahanan. Pinaliwanag ba sa inyo yan nung bata kayo? Ako din eh, hindi ko naintindihan eh. Haligi, oo nga, haligi. Every time sabihin haligi, naiisip ko yung tukod ng bahay, no? yung foundation ng bahay. Pag yan inanay, yung foundation na yan, pinasok ng anay, o nasira, ano mangyayari sa bahay? Babagsak. Okay? Babagsak ang bahay. So, ganun ang pamilya. Pag ang tatay, na siyang foundation, dahan-dahang inanay, dahan-dahang nawalan ng direksyon sa buhay, babagsak ang pamilya. Garantisado yan. Wala nang dapat ipaliwanag dyan. Siya lang, husbands lang, ang magsasagip sa pamilya. Kaya nga, Adan, eto ako, kung yung Diyos, lalaki ang kinakausap lagi ng Diyos. Why? Even to Abraham, kinausap. Abraham, lalaki lang kinakausap because we are the foundation of every family. Tayo lang. And it all boils down,
pagkang marriage nasira, it all boils down to having no knowledge at all about sa tunay na kahulugan ng pag-asawa. Okay? Now, kumerso ulit. Yung legal services na BCIDP Law Office, they also provide legal services on divorce, judicial recognition. So kung may mga divorce kayo sa abroad, di-divorce kayo ng foreign ng asawa, pero dito, nag-appeal, napasal pa rin kayo, they work on that. No? They file it in court para maayos yung records. And also, Muslim divorce in Sharia court, so they also facilitate that. And kung marami tayong kababayan na tinakasan yung pamilya, napunta ng Middle East, na-convert bilang Muslim, and may dating kasal dito, tapos may na-meet doon na bagong mahalin niya, pero may problema yung papeles, hindi lang sa Middle East, pati sa mga ibang bansa tulad ng Canada, US, lahat dyan nagre-require na itama mo yung record mo dito. So paano mo gagawin yan? Contact that office. Okay? Sabihin niyo pangalan ko, kilala nila. Ibigyan nila kayong discount. Okay. Alright. Oh, here's another song number. Oras na ba? Oh, nakakaisang oras na pala tayo. Here's another song number for you. Naka-lesson, naka-two lessons na tayo, no? So, bibilisan ko lang yung susunod. Here's the song from David Pomeranz. Like to overflow with
JP is watching. Thank you, Father. Huh? Number one fan ko din yan. Joke lang. Oh, wait lang, mamaya ka pa. Wait lang, mamaya ka pa. Okay. Nandito na ang inyong bagong Papa ng Bayan. Wow! Papa. Papa. Angelo. Alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. Si Papa Angelo. Papa. Papa Angelo. Thank you, thank you. Now, we're at lesson 3. Sabi ng Diyos kaya dan, nasa garden ka, lahat na nakikita mo dyan, sa iyan, lahat, pwede mong kainin. Nandito na, ang inyong yung instruction bakong, na wag kainin. Papa ng bag? Yung instruction na wag kainin, mamaya pa yun, later on, pag nandiyan na si Eva. So wala pa si Eva dito. Sabi kaya dan, sa'yo lahat yan. Yung mga animals, hindi niya ng pangalan, etc., etc. Pero siyempre, para mamunga yan, kailangan mong bukayin, diligan, kailangan nga, lagyan ng fertilizer, kung meron ng pag-fertilizer noon, di ba, para mamunga ng maayos, makain niya. Okay? Para ma-enjoy niya, yung matamis na putas, gulay. So, yung instruction sa kanya. Okay? Now, pag may nakilala kang lalaki, tanungin mo siya. Kung may hindi ako alam gawin sa buhay, halimbawa, kasal na tayo, tapos dumulan na lamang, hindi pala ako marunong magluto, mag-alaga ng bata, anong gagawin mo? So, tanungin mo na, yung lalaking gano'n. Iiwanan mo ba ako? Pag mas namin sagot niya, pakinggan mo mabuti. Okay? Anong reason bakit inutos ng Diyos sa kanya kaya dan yun? Dahil pag siya nagtanim, siya rin yung aani. Tama, di ba? Nasa Bible yun eh. You reap what you sow. So, ikaw nagtanim, ikaw din aani. Kaya, ang mga lalaki, pag ang asawa nila, di marunong magganito, di marunong magsalita, di marunong magluto, eh, lalaki mag-initiate niyan. Padala mo sa culinary school. So, pag natuto na magluto yan, kanino niya unang ihahandog ang luto mo? Sa ibang tao ba? Siyempre sa'yo. Namuhunan ka eh. Maihiyang isyerya sa iba. Maihiyang patikim sa iba yan, natutunan niya. Sa'yo muna. Ikaw yung namuhunan eh. Kaya tanongin mo yung lalaki, kapag natuklasan mo na hindi pala ako sa ganito, pakinggan mo mabuti yung isasagot niya. Iiwanan mo ba ako? Ano ang gagawin mo para maging magaling akong magluto? Or para maging mabuti akong wife? Or maging mabuti akong magulang? O nanay? Anong gagawin mo? Kailangan may testing na ganyan eh. Kailangan testing mo yung isip eh. Hindi yung hindi puro laki lampungan, lambingan. Eh kasi, pag wala kayong analysis na gagawin sa isa't isa, at tinuloy niyo ang kasal, malalaman niyo na lang eh, later on, lalabas yan. Eh nakapirma ka na. Ay ako. Kaya there are lots of broken families simply because of the lack of knowledge of this very important principle. Kaya yung iba hindi alam, o marami sa kanila hindi alam dahil hindi napapaunawa ito ng maayos eh, sa mga lalaki, sa mga husbands. Eh. Maghahanap ng ibang babae. Ay, magaling magluto yun. Ah. Gusto ko yun. Gusto ng babae yun. Eh, problema yan. Okay? Hindi solusyon yung inahanap mo. Hindi solusyon yung binigay mo sa sarili mo. Another problem. Kaya, what's the message? Tayo mga lalaki, we are called cultivators. Cultivators. Tayo ang gagawa ng paraan para sa pamilya natin. Okay?
ano man ang pagkukulang ng babae, tayo rin ang gagawa. Tulungan natin siya na maging ganun siya sa iniisip natin. Dahil hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng perfect woman daw. Walang ganun. Walang perfect woman. Ang perfect woman only exists in our heads. Nasa utak lang daw natin yan. Kaya pag dumating sa'yo, ito na, pinili mo, decision mo maging partner, eh gawin mo siyang perfect woman ayon sa iniisip mo. Yun ang trabaho natin. Okay? Kaya pag hindi naintindihan yan ng mga nagpapakasal, eh wala. Isang araw, babalikan sa amin. Sir Angel, magkano po annulment? Ay nako, nalulungkot ako kapag may ganyan ako natatanggap na call afterwards. Nalulungkot ako. At nung hindi pa namin, nangyayari yan, nung hindi pa namin ginawa itong counseling na ito. Okay? Yung hindi dumaan sa masusing pag-uusap dito sa opisina. Lalo na pagka yung couple, nagmamatigas, eh, ba't pa kami magsaseminar, magka-counseling sa inyo? Eh, whole day na kami umatin sa City Hall. Okay, sige. Ano tinuro sa inyo City Hall? I have to test din eh. At tinuro kami kung paano mag-family planning. Okay, that's good. Ano pa? Tinuruan kami kung paano maging responsible parents. Oh, that's good. Very good. Ano pa? Yun ang pinaalala namin eh. Okay. Ano ang greatest need ng wife mo? Marami siya ibibigay. Love, respect, trust, etc. Marami. Lahat naman yan, siyempre. Ano ang greatest need ng husband mo? Ibibigay din niya. Love, respect, husband. Pareho lang eh, no? Pero yung guide na sinasabi ko sa inyo, yung Bible, specifically, binigay niya yung isang word lang para sa husband, isang word para sa wife. Ano po yon? Didiscuss ko yan balang araw. In one of the Sundays program natin. Okay? Huwag mo na ngayon, mahabang usapan niya. I want you to be excited with that. Okay? Kailangan kasi nasa tamang perspective. Yung guide natin. Alam natin kung saan tayo kikilos, saan tayo gagalaw. At kung paano natin i-handle ang problema. Okay? Kaya, be a cultivator. Yun ang lesson number 3 natin. Sign number 3, be a cultivator. Ang tunay na lalaki daw ay ini-improve ang babae. Kung anong pagkukulang ng babae, inaalalayan ng lalaki. Pinupuhunanan. Dahil babalik yan sa'yo din. Okay? So, always remember the principle, you reap what you sow. Okay, another commercial. May tatlong lesson na tayo. We have this foundation called BCIDP Palad ng Diyos Foundation. At nabuo ito at the early part of this crisis, of this pandemic. Dahil nakita namin na may mga nalalampasan na hindi nabibigyan, no, ng ayuda. Kaya matagal na namin plano to, pero talagang nagpursige siya, if not for this pandemic. Okay? So, we go out, kahit na bawal, eh, pinapaunawa naman namin, ito, mga goods ko, relief goods, kailangan bigyan sa mga nangangailangan. Okay, sir, okay, sige, sige. Yung minsan naman, makita lang yung mukha ko, okay na, hindi ko lang bakit. Basta ang paniniwala ko, kapag gumagawa ka ng mabuti, eh, Diyos na ang gagawa ng paraan para, ano, di ba? God will provide the way when there seems to be no way. O eh, napamigay naman namin lahat, no? We also reach out to those street children, mga walang bahay, walang pagkain, kakaawa eh. Kaya maraming salamat sa mga sumuporta, sa mga tumulong. At meron pa kaming hinahandang last batch bago patuluyang mawala itong ECQ na to. At ibubuhos na namin yung natitira pa namin budget, pondo para sa kanila, sa mga hindi pa nakakabawi. Kahit na yung iba nakapagtrabaho na, hindi naman agad makakabawi yan.
Lari pa rin, baka hindi natin alam, baka iba dyan, twice a day na lang kumain, eh, di ba? O once a day na lang kumain. Eh. We never know. Okay? So, pakita natin na yung kaharian ng Diyos na nandito sa lupa. Padaman natin sa kanila yan. Through you, through us, here na nakakaluwag-luwag. Okay. Wait, I have another song number. Para bago mag lesson 4. Okay? So, this is an OPM song from Jose Marichan. Commercial. Hi Jack. Hello Jack. Thank you for watching. Hope you sweet again. Ganda yan, tsaka sexy. It's been a long, long while. I know what caused you pain. Living without you is not quite the same. Can't we start over again? I've been around too long. Seasons, no matter how far I roam, always there's something missing inside, yearning to come back home. You are the one I return to. Love, only love leads the way. Give us this chance to start over again. Season, no matter how far I roam.
something missing inside, yearning to come back home. You are the one I return to. Love, only love is the way. Give us this chance to start over again. Hanggang alas 6 ng gabi. Si Papa Angelo. Papa. Papa Angelo. Tuwing Linggo. Okay. Nandito na. Okay. Lesson number 4. Apat na. Ito na yung lesson 1, 2, 3. So here's now the 4th sign. Kailangan yung malaman mga girls. Kung ang inyong napupuso ang lalaki, eh, siya na ba? Sabi ng Diyos kay Adan, nandiyan ka sa Garden of Eden, nandiyan ang mga animals, binigay ko sa iyo lahat. Obligasyon mo yan, bantayan. Obligasyon mo yan, protektahan. Lahat ng nasa sakupan mo at binigay ko sa iyo. So in other words, si Adan was assigned to be to protect the Garden of Eden. So, anong application niya sa atin ngayon? Sa lalaki, obligasyon niya ang protektahan ng kanyang family. Kaya kung makakikita niyo, mapapansin niyo, iba ang design ng katawan ng lalaki sa babae. No? Mas malaki tayo lagi. Eh. Mas malaki muscles. Tawag nga na iba dyan, muscles. Okay? Mas matigas yung ating muscles, di ba? Mga lalaki. Kaya dapat ang lalaki ay protector. So, lakas tayo sa kanila. Eh, yung mesa nga, eh, hindi nila kayo buhatin yan. So, dapat protector ka bilang husband sa iyong asawa. Hindi yung overprotector naman. Baka naman girlfriend, boyfriend pa lang, eh, overprotector na. Tipong pinag-iinalaan ka na palagi. Sino kasama mo, ha? Okay? Eh, masmaya. Hindi magandang sign yan. Dapat, kapag dinate mo ang isang babae, pinaalam mo sa magulang, i-date ko muna ang inyong anak. Dapat, hindi magsisisi yan na sumama sa'yo. Okay? Iuwi mo ng buo yan sa magulang niya. Huwag mo iuwi ang buntis. Okay? Nako. Hindi ka tunay na lalaki kapag ginawa mo yan. Hindi mo dapat yung pinipwersa sa gusto mo. Huwag mo gamitin ang lakas mo para i-overpower ang kasama mong babae. Dapat yung lakas mo na yan ang magsisilbing protection niya sa makamundo mong pagnanasa. Okay? Hindi po pwede yung kung mahal mo ako, patunayan mo. Tigil niya na yung bulok na style na yan, man. Wala na yan. Tigil niya na yan. Kaya, ako na, tinigil ko na yan. No? Sakit sa ulo yan. Joke. Huwag mong persahin kung hindi pa yan ready. Because women are naturally weak. They're weak. Kaya, let's look back sa ginawa ng ahas kay Eva. Diba? Balik tayo sa Garden of Eden. Ito na si Adan, si Eva, lumabas na. Nabigyan na ng instruction ng Diyos, palakad-lakad sila. Sabi, sa lahat ng bagay makakain nyo, maliban lang sa isang nasa gitna. Yung puno na yan, hindi pwede kainin. Also, ito, si yung ahas. No? Dahan-dahan kumapang, papunta kay Eva.
Ang sabi pa nga, nagkatawang tao na puging-pugi. Napaka-pugi. Okay? Sabi kay Eva, anong sabi sa inyo ng Diyos? Eva, anong binilin sa inyo? Eh, lahat daw po pwede namin kainin, maliban lang sa isang halaman o puno na nandun sa gitna. Dahil, pag kinain nyo daw, anong mangyayari sa inyo? Mamamatay daw kami. Eh, sabi ng ahas, no, hindi kayo mamamatay. Gino-joke lang kayo niyan, sabi. Kaya kapag dinalam mo, o kapag pinilit ng isang lalaki ang babae, dinala sa hotel at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ka mabubuntis. Huwag kang mag-alala, pananagutan kita. Isipin mo na lang yung ahas na doon sa katauhan ng kadate mo. Ganyan din kasi sinabi ng ahas kay Adan, no, hindi kayo mamamatay. No, hindi ka mabubuntis, akong bahala sa iyo. Huwag ka mag-alala, pananagutan ko yan. Ay, naku. Utin mo. O, pero pa nga eh. Huwag ka mag-alala, magpapahinga lang tayo. Papahinga lang ah. O, maya-maya. Maya-maya. Mag-i-strike na yan. Kung ang mamaiting niya, binabalak. Eh, nandun ka lang sa loob eh. Pag-i-strike na yan. Sinasaniba na yan ng demonyo. Okay? Nangyayari pa rin yan hanggang ngayon. Okay? Kaya wag na wag kang sasama. Pag hindi ka na manalikan, dahil tumanggi ka, hindi mo siya pinagbigyan, eh wag ka nang manghinayang. Hindi yan para sa'yo. Iba ang habol sa inya. So guys, kung nag-aaral pa yung babae, lalo na kung nag-aaral pa yan, at binuntis mo, parents will just tell you, man, sinira mo ang magandang kinabukasan ng anak namin. Yun lang tanging sasabihin sa'yo kung nag-aaral pa yan. Eh kung tapos na mag-aaral yan, naghintay ka, sasabihin ng magulang yan. Oh, hindi ka na mag-asawa, tapos na ang obligasyon namin sa'yo. Kung mahirap ang buhay nila, pwede sabihin, tulungan mo muna kami, ha? Anak, tulungan mo muna kami. So, maghihintay ka rin. Eh, pero gusto mo nang maging asawa, eh, tulungan mo yung pamilya din niya. Kumbaga, yung obligasyon niya kasi, mawawala. At dapat hindi mo ipagkait yun sa pamilya ng babae. Kinuha mo siya, inasawa mo, eh, yung obligasyon ginagawa niya, ikaw ang gumawa. Ganun yun. Ginawa mo sa magulang. May obligasyon po siyang ginagawa sa magulang niya. Tapos, pinilit mong pakasal sa'yo. Gawin mo. Kung ano man yung... O akuin mo. Ganun po yun. Okay? So, nakita niyo yung logic ng Diyos dun sa Garden of Eden. Ayaw pa muna ipakain yung Tree of Knowledge kay Eva at Adan. Bakit? Bakit ayaw pa ipakain ng Diyos? Because they are not ready yet. Hindi pa sila ready. Inahanda pa sila ng Diyos. Kaya yun ang logic doon. Kaya kapag ang dalawa nagmamahalan ay nainip, hindi pa ready in all aspects of marriage, tapos magkakasal agad. The possibilities of many hardships in marriage will surely come into place. Kaya nga nung sumuway si Eva at Adan, anong agad ang sabi ng Diyos sa kanila? Lahat ng kakainin mo, gagapang ka. Parang ahas din. Paghihirapan mo lahat ng kakainin. At ikaw, babae, mahihirapan ka sa panganak. Hindi yan sumpa. Akala nyo sumpa yan? Hindi ah. Hindi ako naniniwala sumpa yan. Because hindi pa sila ready noong panahon na sumuway sila. Okay? Kaya sa ating buhay ngayon, yung mga broken marriages, bumigay, hindi yan ready. Marami ang hindi kinaya ang buhay mag-asawa. Because
hindi pa pwede. Kaya, umiwas sa responsibilidad. Tinakasan ng pamilya. Umalis ng bansa. Nagpakalayo-layo. Okay. Kaya look at the trend. Yung pinigay ko sa inyo kanina sa report ng GMA News online. Tapos mayroon pa tayong 18 million poor population. 18 million. Imagine that. Bilang ng family yan, hindi yan bilang ng individual. That's 18 million. Unemployment, rise of criminality, teenage pregnancy, many other problems in our society. Check our statistics. Nakalungkot. Lahat yan dala ng simpleng lack of proper guidance or preparation sa buhay mag-asawa na pinasok nila. Kaya, guys, remember that women are designed by God to be our helpers. Kapag hindi mo pinilit yan, pinagtapos mo muna ng pag-aaral yan, ikaw din ang benefit pagkatapos ng pag-aaral yan. So, yun din babalik yan. Lalo na kung sinabihan ng magulang, o mag-asawa ka na anak, o kita mo, pinag-aaral nila, tapos ikaw kagad makikinabang. Maserte-serte mo. Tinaiisip minsan ng mga ano yan, mga lalaki. Now, sa mga girls, tandaan nyo ha, huwag basta-basta magpakita ng motibo na gusto nyo yung lalaki nyo. Na gusto nyo rin yung ginagawa niya, huwag basta-basta magpakita ng motibo. Libog lang yan, girls, ha? Huwag pakita yan. Dahil matutuwa ang lalaki niya. Kaya kung tunay pagmamahalan, hindi katawan ang sinusunod. Utak ang mas dapat sinusunod. Kaya nga pinag-aaral ng magulang mo, di ba? Para mabuksan ang isip mo sa tama at mali. Gamitin. Kaya pag pinili mo magmahal habang nag-aaral ka, tandaan mo, dalawang mundo ang pinapasok mo. Mundo ng pag-aaral mo at mundo ng pagmamahal. Magkaibang mundo yan. Hindi advisable na pinagsasabay. It's very risky. Why? Marami pwede mangyari na hindi mo control ang consequences. Sa mga babaeng happy-go-lucky, walang pakialam, basta masaya sila, iba't ibang lalaki, ay naku, nahihirap yan. Layo ng katawan yung umiiral, so pag inabuso mo ang katawan mo, darating ang time na magkakasakit ka. Syphilis, libre lang yan. Gonorrhea, libre lang din yan. AIDS, lalong libre yan. Okay? Yan ang kahihinatnan mo kapag inabuso mo ang katawan. Baka by the time na gusto mo na mag-asawa, magseryoso, magpamilya, hindi ka na magkaanak, dami ng problema sa katawan mo. So, i-preserve mo na lang yan, iha. Sa lalaking, mapipili mong mahalin. I-preserve mo na lang yung katawan mo sa lalaking na pipili mong mahalin. Gawin mong regalo yan sa kanya, sa lalaking yun. Okay? Promise, reregaluhan ka rin niya ng unconditional love dahil sa respetong binigay mo sa sarili mo. Pero paano kung too late na, Papa Angelo? Too late na yung pangarap mo, ba't ngayon ka lang nag-online, nag-FB live? Ba't ngayon ko lang naalaman yan? May pag-asa ka pa, girl. Relax ka lang dyan. Kaya nga, dito na ako eh. Baka naman pwede ka pang salbahin o isalba. Pag-usapan natin yan, okay? So, masusunod na linggo. Basta, ngayon, nalaman mo na, itigil mo na, ha? Itigil mo na. Yung mga grupo-grupo na nakikita, naku, puro sex pa niya pag-usapan. Ay, nako. Gawin yung makabuluhan ng Facebook, hindi puro kabulas tugal. Sa mga kalalakihan, magtapos ng pag-aaral, ha? Mag-invest sa sarili. Maging madiskarte. Invest in yourself. Mahirap ang maging mahirap sa bansang ito. Sa totoo lang, nakikita niyo na yung mga nangyayari. For 2 months, mahirap maging mahirap. Kaya, so invest sa sarili bago magmahal. Kapag ready ka na, makikita mo bigla na lang darating sa iyan o pangasawa mo. In the Lord's time, in the Lord's way. Huwag kang magmadali. Pag ready ka na, ibibigay na lang bigla ng Diyos sa iyo yung hinahanap mo pa niya. And so, bago dumating ang lesson number 5 natin, sign number 5, gusto magpakilala ang
isang bagong kumpanya na may mga produktong sanitizer, alcohol, at yan ay ano pangalan? Ang pangalan ng company? Nature's Love. Nature's Love. Miss Paola. Miss Paola, Nature's Love. Organics. At nagdi-deliver kami sa buong Metro Manila. Order lang kayo. Excuse. At pati sa ibang lugar, no? Soon, baka maging international product na rin yan. Okay? Unahan nyo na, no? Baka pag patong-patong ng order, di ka na namin masikaso. Okay? Walti ka na ng maga. Okay. Oh, I have my song before the lesson number 5. May oras pa naman tayo. Okay? Here's the song from Brian O'Bannon. And magustuhan niyo itong song na to. John O'Bannon pala. Para sa inyo to. Ano ba yan? Itong Netflix na to. May singing ito. You look at me and I can see the fear is gone. What happened to the dream we planned our future on? You turn away and try to say what we both know. But baby, I can let you go. Let you go away. Cause I don't wanna lose your love. I don't wanna be the one who's broken hearted. Don't take the only love I ever know. I don't wanna lose your love. How could you go and stop what we have started? Baby, I don't wanna be alone. I try to hide the hurt inside, so plain to see. I never could keep secrets from you anyway. So hard to face, I can't erase the thought of you. Oh baby, won't you change your mind? Change your mind and stay. Cause I don't wanna lose your love. I don't wanna be the one who's broken hearted. Don't take the only love I ever know. I don't wanna lose your love. How could you go and stop what we have started? Oh baby, I don't wanna be alone. Sunday's best, diba? Huwag nga itong music. Nakaka-relax talaga eh. Nakakapahinga ka na maayos habang nanonood ka sa akin. Marami kang matututunan, diba? Sana, marami kang tutunan ngayon. I don't wanna lose your love. I don't wanna be the one who's broken hearted. Won't take the only love I've ever known. I don't wanna lose your love. How could you go and stop what we have started? Oh baby, I don't wanna be alone. I don't wanna lose your love. I don't wanna be the one who's broken hearted. Don't take the only love I've ever known. Thank you! Nandito na ang inyong bagong Papa ng Bayan. Oh. Papa! Papa! Angela! Ang magpapakinig sa inyo sa tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, si Papa! Angelo! Papa! Thank you, thank you, thank you! Angelo! Panglima!
Lesson number 5. Fifth sign na siya na nga ang nararapat mong mahalin. Kinausap muli ng Diyos si Adan. Sabi ng Diyos, sumunod ka sa lahat ng pinag-uutos ko. Lahat ng biling ko sa iyo ay gagawin mo. Susundin mo. Alam mo, sabihin ito sa atin, sa buhay, sa ating buhay ngayon. Ang lalaking sumusunod sa kautosan ng Diyos, wala nagiging problema. Diba? May peace of mind. Ibig sabihin, that man should be a law-abiding child of God. That man na napupusuan mo should be a law-abiding citizen of the society. Dahil sunod lang sa batas and will surely have a peaceful life. Let's say, alam ba, nagda-drive ka. May traffic law. Pag sinusunod mo lahat ng traffic law, may papara ba sa'yo? Wala naman, di ba? Peaceful ang pagda-drive. Sunod sa batas. Okay. Yan din sa buhay, pamilya. When you follow God's law, your family will always have a peaceful life. Hindi lang yun. Siyempre, pag peace, happy kayo, papasok ang biyaya, papasok ang magiging prosperous ang inyong pagsasama. So, plug-in commercial sa inyong car rental services, just call Tourzania sa number na telephone number 7757-4644 or 0917-689-0078 or 0971-8635-527. Tourzania, car rental services, dahil pandemic pa, ECQ pa, or MCQ, DCQ, laki masakyan, walang public transportation, call that numbers for your car rental requirement. Okay? Pwede kumikot yan, Metro Manila. Lalo na sa iyong mga company employees, shuttle service, call them. So, 5 signs na ibigay ko sa inyo. I-summarize natin para matandaan nyo. First sign na siya na nga ba? Maka-Diyos o may kinikilalang Diyos. Hindi din ng Diyos ang sarili dahil magaling siya, matalino siya o kung sino mang tao na mas ni-Diyos niya kaysa sa nasa taas. Nako, lumayo ka na sa lalaking yan. May takot sa Diyos, may takot sa batas, hindi ka sasaktan. Madasalin, nagtitiwala sa Panginoon. Kumukuha ng guidance sa Panginoon sa oras ng problema niyo. Higit sa lahat, ginagawa ang binigay, nag-guidance ng Panginoon sa kanya, para sa kanyang pamilya. So, mapang-Muslim man yan o Kristiyano, basta may kinikilalang Diyos at hindi sarili niya o ibang taong sinasamba niya. Top 1. Yan ang una mong tingnan. Hanapin sa kanya. May kinikilalang Diyos. May takot sa Diyos. Okay? Siguradong hindi ka magsisisi dyan pag meron ang lalaki niyan. Dahil imagine mo, pag wala niyan, hindi siya maka-Diyos, ikaw maka-Diyos ka, sisimba kayo, mga anak mo, o dito lang ako sa bahay. Iwan lang ako dito, nood ako ng championship game. Bahala kayo. O, anong mangyayari sa inyo dyan? Kung ganyan lagi yung sena nyo. Okay? Balang araw, mapapagod ka din. Why? Because hindi mo alam. Kung ano ba plano na usaw mo? Ano ba talaga? Saan ba tayo pupunta? Because yung guidance sa pamilya sa lalaki talaga binibigay. Kaya pag hindi nakikipag-usap sa Diyos ang lalaki, hindi nagdarasal, walang pupuntahan ng pamilya. At mararamdaman mo yun na walang direksyon ang buhay ninyo sa pamilya. Kaya, pag hindi mo ginawa ito, hindi mo siya nakita maka-Diyos, kinakasalan mo, eh, mag-ready ka sa problemang haharapin mo sa inyong merit life. Second sign na siya na nga, masipag, may pangarap sa buhay, madiskarte. Hindi umaasa sa magulang niya. Hindi umaasa sa yamang pinaghirapan ng magulang niya. Yung galing sa sarili niyang pawis ang ginagastos niya. Siguradong hindi ka magugutom sa kanya. Third sign na siya na nga,
tinutulungan ka sa iyong mga kahinaan. Hindi ka inaaway dahil hindi mo kayang gawin to, hindi mo kayang gawin yan, hindi ka dinidiin or kinocurse dahil hindi mo kayang gawin yung mga gusto niya. Okay? Dapat tinutulungan ka niya sa iyong mga kahinaan. Tinutulungan ka ma-develop o ma-improve ang iyong mga kahinaan bilang tao, bilang babae. Fourth sign, na siya na nga. Fourth sign, protector siya sa iyo. Nangangalagaan ka, iniingatan ka, hindi ka bubuntisin hanggat hindi kayo ready pareho sa mga mag-asawa na. According to Dr. Miles Monroe, the safest place for a woman should be in the arms of her husband. Sa mga maenak na babae, the safest place for a daughter should be in the arms of her father. Fifth sign, na siya na nga. Patuloy na sumusunod sa kautusan ng Diyos at tao, batas ng tao. Hindi napapagod, hindi nagre-reklamo na maging masunuring anak ng Diyos. Law-abiding citizen of the society, hindi pilosopo. Kaya kapag lahat ng limang yan ay nasa kanya, pwede mong masabi na siya ang soulmate na itinalaga ng Diyos para sa iyo habang buhay. Pag hindi ko pa nakikita ng limang yan, huwag mo na sabihing soulmate mo siya. Ay, iha, magtigil ka. Huwag maging kilingera. Okay? Yan ang katotohanan eh. Pero kapag nasa kanya limang yan, sigurado magiging maligaya at masagana ang inyong pagsasama bilang isang pamilya. At yan ay garantisado dahil sinabi yan ng ating Ama sa Langit na dapat mong paniwalaan yan. And I don't think of any guide na pwede natin gamitin kundi ang Diyos lamang na pinakamakapangyarihan sa lahat. And if this pandemic made you believe that there is God, kung dati may inang faith mo, pero dahil sa pandemic na ito, lumakas ang faith mo sa Kanya, then so be it. Ituloy mo yan. Panindigan mo yan. And if this pandemic ay nagpalakas ng iyong faith, dati hindi, ihandog mo yan sa pamilya mo. Ikaw ang magli-lead sa pamilya mo, sa spirituality, sa mga anak mo. Pero kung despite this pandemic, hindi lumakas ang faith mo sa Kanya at lalo mo siyang sinisisi, nagagalit ka sa Diyos, dahil nagutom ka, naghirap ka, nandiyan ka ba talaga? No? Kung ganyan ang attitude mo, naku, huwag mo siya subukan. Hindi mo alam ang iba pa niyang kayang gawin sa'yo bilang Diyos. May mga armies siya dito sa lupa. Do you know that? Alam mo ba yan? May mga armies siya dito sa lupa. Ang ating mahal na Diyos. Naku. Pupuntahan ka, hahanapin ka. Nakapalibot lang yan sa atin. Mga taong magtatanggol sa Kanya. Remember John Lennon? The Beatles? No? Nung sumikat yan, sumobrang sikat, bumenta ng pagkataas-taas yung kanilang album, lalo na yung song niyang Imagine. Basta, pakinggan mo mabuti yung song niyang Imagine. Ano kaya kung wala ito? Wala yan, wala yan, wala yan. Diba? Yun ang message ng song niya. At dahil kumita siya, sumikat siya ng gusto, alam ako nung sabi niya, I am more famous than Jesus Christ. Imagine that. Sinabi niya yun. And you know what happened next? A God's army approached him and shot him in close range. Patay. Kaya huwag mo subukan ng Diyos. May armies dito yan na magtatanggol sa Kanya. Huwag mo siyang hamunin. Never, never. Siguradong hahanapin kanila. Hindi na natin alam, baka may army din siya doon sa Wuhan eh. Di ba? Para turuan tayo ng leksyon dito ngayon sa Pilipinas eh. Pero alam niyo kung ano isa pang worry ko. Kanina, I listened to the live mass in Antipolo. Sabi ni Father doon, dahil sa pandemic, hindi na tayo makapag-misa, hindi na tayo makasimba as a family. Pero God is powerful daw, may technology. So nagagawa natin makapakinig ng misa through FB Live din. Kaya lang, sabi niya, yung mga millennials ngayon dahil siya doon techie, hindi napapansin yung spirituality.
eh hindi na rin nag-guide ng magulang. Kaya lagi may hawak na gadgets. Lagi may hawak ng cellphone. Kung tinanong mo, ano ang pag nagtanong ka lang tungkol sa pagdarasal, tungkol sa novena o mga gawain spiritual, hindi alam. Walang masagot. Yun ang worry ko, no? Kapag kumonte, nabawasan yung mga magulang na nagbibigay ng guidance, tamang guidance sa mga anak. Ano na lang ang magiging kultura natin balang araw? Kung pakonti na pakonti ang bawat magulang na magtuturo ng spirituality sa mga anak nila. Imagine niyo na lang kung anong klase buhay meron tayo balang araw kapag itong mga batang to ay hindi kumikilala sa Diyos. Isipin niyo na lang. Hindi lang COVID-19 ang pwede natin danasin. Okay? Baka COVID-20. Hindi masabi. Pero kapag ang husband may direksyon sa Diyos, may pag-usap lagi sa Diyos, may guidance, wala kang dapat pag-alala. Kaya yun ang pakiusap ko sa bawat pamilyang nanonood ngayon. Ituro natin yung mga aral ng Diyos sa mga bata, maging mas malapit kayong pamilya sa Diyos araw-araw. At ibigay niyo ang araw ng Linggo sa Diyos bilang isang pamilya. Spend time together. Now, question of the day. Gusto kong i-entertain ito. Meron akong pinost sa FB. Sa timeline ko, sabi ko. Dahil sa pandemic, maraming wedding na cancel. Sinep nila next year. Now, yung iba, naramdaman nila, naku, siya ba talaga? Bakit parang pinipigilan kami ng nature na magpakasal? Itutuloy pa ba namin to next year? Kasi parang hindi magandang sinyalis to ah. Diba? Siya ba talaga? Na, anong may papayo ko? Ah, meron pang tanong nga eh. Eh, paano kung may mangyari along the way? From today until next year, ano kung may mangyaring hindi maganda, hindi natin ini-expect? Madali ba natin matatanggap yun? Mahirap, di ba? Kung anong, or may mawala isa sa inyo, hindi natin masabi yun. Ano may pabaya ko? Nagplano kayo magpakasal, kahit may pandemic, ituloy nyo yan. Nakita mo yung 5 signs sa kanya, siya na, ituloy nyo na, huwag nyo nang hintayin yung next year. Maraming pa naman paraan eh. Anong paraan binigay ng simbahan? Bawasan ng guests. Bawal ang abay. Wala namang papasexy-sexy dyan habang naglalakad. Sino lang ang kasama nyo sa kasal? Magulang nyo yung dalawa, both sides, at isang pares na nino. Yun ang binigay na guideline ng simbahan. Kung papayag ang simbahan nyo, tuloy nyo ang kasal. Kung may problema, lapit kayo sa BCIDP. Okay? Ibigyan nila kayo ng solusyon. Because ang kanilang advocacy is to provide the legal way when there seems to be no way. Okay? Kaya huwag nyo nang hintayin yung next year. Marami pang maaaring mangyari na hindi nyo control sa labas ng ating buhay. Gaya ng pandemic nito. Pero kung personal future natin pag-usapan, nasakmay pa natin yan, sariling kinabukasan, kaligayahan natin yan, kontrolado pa natin yan. Just choose to be happy because being happy is a choice. Okay? Yan din ang battle cry ni Father JP. So, number one rule sa buhay, lalo sa pag-asawa, kapag pinili mo mag-drive ng sasakyan, masasakop ka ng traffic law. Kapag pinili mo mag-asawa, masasakop ka ng marriage laws of God and marriage laws of men. Kaya pag-asawa mo yung usapan, hindi lang marriage laws of men ang dapat mong isipin.
pati marriage law ng Diyos, because siya ang author ng kasal, siya ang author ng marriage. Hindi kahit sino mo napakagaling na tao dyan. Dahil pag pinagsama ang babae at lalaki, nasusundan ang buhay. And Diyos ang author niya. Hindi naman mag-asawa eh. Pwede naman maging binata o dalaga lang, di ba? Dahil hindi naman requirement sa batas na mag-asawa tayo. Hindi tayo pinipilit. Hindi ang compulsory. Pwede kang maging maligaya kahit single ka. So, dahil pinili mo mag-asawa, masasakop ka ng patas ng Diyos at patas ng tao. Dahil alam ng Diyos na hindi lahat ay mag-asawa. That's why, ito ang sikreto, ladies. Kapag spiritual ang husband mo, asahan mo, lagi makakatanggap ng guidance sa Diyos yan. Alam niya kung saan kayo dadalhin, tungo sa maganda, masagana at masayang buhay ng isang pamilya. Kaya kung gusto mo mag-asawa, brothers and sisters, dalawang sombrero ang isusuot mo. Sombrero ng pagiging husband o wife, at sombrero ng pagiging tatay o nanay sa mga anak ninyo. Inisisyonan mo mag-asawa, so panindigan mo yan. At sa bawat klase ng buhay o profesyon na pinapasok natin, pinag-aaralan ito, pinaghahandaan at ginagamit itong mabuti upang tayo ay maging successful dito. Tama! And again, choose to be happy, because being happy is a choice. And that choice is under our control. So dahil kapusta tayo sa oras, time check, 5:58, may 2 minutes pa para sa aking closing song. Marami pa tayong pag-uusapan linggo-linggo tungkol sa love, marriage, relationships, politics, laws, religion, music, etc. Kaya sa susunod na linggo, pag-uusapin naman natin mga lalaki, no? Mga kalalakihan. So, sana marami kayo natutunan. Ha? Sana marami kayo natutunan ngayon sa akin. Talaga? Promise? Abangan niyo ako lagi, ha? Every Sunday na yan. Hindi lang puro kantaan. Lessons in life ang ating pag-uusapan. Real lessons in life. Yung guide na binigay sa atin, gamitin natin. At in closing, I'd like to give a quotation galing sa Google. Pakinggan niyo mabuti. Some people look for a beautiful place. Tanda niya, ulitin ko. Some people look for a beautiful place. Others make a place beautiful, by Hazrat Inayat Khan. Ano ibig sabihin nito? Let us not look for a beautiful place. Iba ang may gawa nun eh. Dahil hindi mo siya maangkin as iyo. Create your own beautiful place. Gawin natin ang sarili nating beautiful na place. Your own beautiful place na we can live forever. A place na pwede nating angkinin. Na pwede nating sabihin atin. Akin. Lovingly yours, ang bagong Papa ng bayan, si Papa, Papa Angelo. Here's my closing song. It's good when I finally make it home, all alone. She lays sleeping. I try to get undressed without the light, and quietly she says, "How was your night?" And I come to her and say,
it was alright. Hold tight. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday, if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way, find a way. While she lays waiting, I stumble to the kitchen for a bite, and I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend. There's nowhere she lays crying. I fumble with a melody or two, and I'm torn between the things that I should do. And she says to wake her up when I'm through. She believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday, if she was my girl, I could change the world with my little song. I was wrong, but she has faith in me. And so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way, find a way. Why she waits, why she waits. Thank you. See you again next Sunday. I screwed up so huge. What? You fucking stop. I thought I was texting my dream girl. I invited the wrong Messi.